Happy first Monday of June, B-Fam! Gusto ko muna magpasalamat kasi hindi nyo pa rin kami binibitawan. Pero again, it's a Monday. Others, they really dread Mondays. But we can also use this day to kickstart our week in becoming better. A better child, a better friend, and a better colleague as well. And kumbaga, overall, a better person. And here I am, your boy next boy, PJ Miranda, always striving to be better. And here, syempre, so the place to be happy, be you, be RGY. Some people say that the best person to help you become better is you. Ikaw lang din, di ba? But sometimes, a little help and support from others can really go a long way. Mali mo naman, di ba? That certain advice is all you need pala to achieve your goals. Ako, personally, I believe that I become better kapag kasama ko yung mga taong very motivated as well, yung maraming goals in life. Kasi, di ba, sabi nga nila, you are the sum or the average of the five people you hang out with. And now, let's also hear what my fellow Kapamilya stars feel about this. It's now time to speak out and say it. Joining us today are two talented star magic artists. Both good-looking, both amazing dancers, and both promising actors. Paano nga kaya nila tinutulungan ang isa't isa pagdating sa career and sa life? Let's all meet Joao Constantia and Chief Ilomino! What's up? Siya sa mga B-fams natin watching. Hi, B-fams! Hello, B-fam! Ako po si Chief. I'm Joao Constantia. And excited na rin lahat, syempre, malaman ang tambalang Chi and Joao later on. Pero syempre, let's go a bit back muna sa mga humble beginnings natin that led you to become the versatile actors that you are today. So, let's try to look back sa ilang mga throwback photos ninyo. So, magpapakita tayo ng photo. And then, just give us a quick story kung ano nangyari sa photo na to. And, ano yung advice mo sa version of yourself in that specific photo? So, G ba? G. Are we? Alright, let's start with our first photo. Yes, so ito sa photo na to. It was my first time, I think, to audition para sa Pinoy Boy Band Superstar. And my advice to younger self me in that photo is to, you know, learn your angles when it comes to taking photos. Wala pa akong kaalam-alam dun eh. And ito na coming from an interview, sinabi mo raw na one of your insecurities nung nasa boy band ka pa was yung pagkanta mo. So, paano mo nasabi na na-improve mo siya yung mga moments na nagda-doubt ka pa sa sarili mo? Yeah, I took that as a motivation then to improve on myself, to step up my game para to be on the same level mga kasama ko and also for myself na rin kasi nga, andun na ako sa boy band. Pero ayan, check naman natin yung kay Chi. Excited ako dito. Kung nag-boy band, kung nag-boy band si Joao, ano yung kay Chi? Actually, recent to, diba? Recent yan. Pero alam mo, super excited ako nung Black Magic kasi finally, mababalikan ko yung pagko-cosplay ko. Ano yung masasabi mong, or mabibigay mo na advice sa China yun? Mabibigay kong advice, thank you for taking risks. Kasi breaking the norm also. Kasi nung 11 ako, hindi ko talaga balak mag-cosplay. So super legit nga, na-cosplaying as well. Alright, ito, check pa natin yung mga photos natin. This is from my song called Pretty Mama. We shot this during the music video. At it was my first ever solo single, Pretty Mama. You mentioned mo na it felt surreal and weird at the same time when it finally released. It is. Bakit mo nasabi na weird siya? I never thought in a million years, especially when I was younger, I would have my own solo song. Kasi hindi nga ako makanta dati. Pero eto, yung advice mo pala sa version naman na yun. Joao, just believe in yourself. You know, anything's possible. Ito naman, next photo natin. Balik tayo kay Chi. Actually, yung photo na yan reminds me of like how patient I am. Kasi lifelong dream ko talaga pumasok sa bahay ni Kuya. 10 years siya in the making. You were auditioning before? Ano, hindi lang ako makapag-audition before kasi I'm the breadwinner. Uh-huh. And siguro, back then, I have to set my priorities straight. Kasi once na mag-audition ako dyan, yung ibang work na nakalatag, hindi ko mapapasukan. Mm-hmm. Kasi talagang i-google mo talaga yung oras mo din dyan. Yeah, mag-just stop your life mo for a few months. So I had to choose working kasi I have to work for my family and for my brother. So yun, good timing lang talaga after 10 years.
tinanong ako ng handler ko if ready ako to audition for PBB Celebrity Edition. And ano naman advice mo sa Chi na housemate? Thank you for being patient sa industry na to and sa lahat ng nababato sa'yo. Thank you for being strong. Pero check na natin next photo natin. Ayan, si Lee! Isa sa mga heartthrob po ng Benison. Yes, that was me and He's Into Her na show namin. When was this? 2019? Advice pala. Advice. Believe in yourself. Again. I mean, it's always like that. A lot of us artists have so much doubts whenever we enter a new project, you know? Kasi minsan di namin kilala yung mga kasama namin. We doubt our craft. Yeah. As in, There comes a time talaga we have so much doubt in our head. But again, believe in yourself. I mean, you were put into this position for a reason. You know? All right, ito, last photo natin for Chi. So recently, parang ito yung screenshot kasi ng trending mong video sa TikTok. Kasi sa kabila kasi ng oozing na beauty mo, eh meron na ring mga nagagawang, kumbaga may mga negative comments as well when it comes to that. But really, people admired you more nung kumbaga, nag-classic clapback ka with your video. How do you use your voice as a, kumbaga, a public personality to break bias stereotypes against people who had enhancements? Hindi, sinabi ko na to sa loob ng bahay din ni Kuya. What you say can be used as a weapon. Mm-hmm. So, you have to be wise with the words you choose, lalo na sa mga taong, yun nga, sa enhancement. Kasi may stigma dito sa Philippines na ewan ko bakit sa Philippines lang eh parang buong mundo naman naka-adjust na yan. Yes, may enhancements and wala namang masama sa pagkakaroon ng enhancement. Mm-hmm. Kung yun yung magiging confident ka and magiging happy ka, why not do it, yeah. 'Di ba? Wala ka namang tinatapakang tao. And eto, medyo recent pa yun pero may advice ka pa ba sa version na yun na nagsabi? Advice ko sa version na yun na si Chi na palaban. Oo, kasi may yun talaga ako eh, yun ako eh. So, hindi ko siya matatago, hindi ko siya pwedeng matago kasi palaban talaga ako. As the Leo that I am. And thankful ako sa China na yun kasi I stand my ground. And I wanna be a voice to those na dinidegrade dahil lang sa kung ano magpapasaya sa kanila. Hindi naman masama. Pero ayan, Chi, thank you so much ang jowa sa pag-share ng story niyo. Hopefully, yung BFAM natin nakakuha ng inspiration to really, kumbaga, better themselves as well. Pero in a bit, marami pa tayong matututunan, BFAM, regarding their friendship naman and as co-actors as well. So pagbalik yan, BFAM ng BRGY. Game na ba kayo? Uy, wag mo na hawakan. Dari na ako. Kala ko kanina eh. Hindi naman nanalo si Mickey. Wait, wala pa nakaka-shoot. Ako. Ang hirap pala yun. Okay. Yun, one. Wood. Black. Ay, dalawa ko na-shoot. Na-shoot ko sa dalawa. Yun. Wait lang. Wala ang bola. Oy, tabi. Oy, lumalapit siya! Yeah! Adaya! Wala! Adaya niya! Ginto ka ako! Ginto ka sumot o! Ganun ka sumot o! Kasama sa trick yun! Wala! Wala! Hindi pa! May hangin! Tatlo na yan! Adaya ka! Easy! Ano ba yan? Wala! Boom.